Complement ko lang po bilang OFW no, ng Spanya. Ako po ay nasa Spain. 15 years na po ako dito nagtatrabaho and citizen na rin po ako pero I applied for a dual citizenship para ma-exercise ko po yung aking right to vote. So nag-start po ako magka-interest mag-exercise ng aking right to vote during PRRD at isa po ako sa mga nag-participate dito sa Spanya ng mga kasiyahan. Actually, kanya-kanya kami bring ng mga pagkain just to, you know, to support each other during PRRD term. At I was one of the OFW here sa Spain na during PRRD time, I felt honored, I felt recognized, I felt respected by the locals and other foreigners na nandito rin because of our PRRD term. So, and I was also one of the OFW na nakatanggap ng mga salitang ma'am o ran o waray pahiram ng inyong presidente for 3 days. So, diba? So, nakaka-proud pakinggan from the locals that they are trying to borrow my president to serve their country. So, and for 15 years, I've been serving here as an OFW. It is the first time that my boss approached me just to say congratulations for having the president which heart is belongs to the poor. So, ang dami ng presidente na dumaan when I was here, pero it is just PRRD term na na hindi na katulong o taga kudkod ng Onyeduro ang turing ng mga locals and other foreigners because tumaas po ang dangal namin ng mga OFW. So, and I'm thankful ako na binigyan niyo ako ng chance to share this. Pero, may pero. This time again, kung ano man yung aking narinig noong PRRD term, is the very opposite of what I am here this BBM. I voted BBM, Sarah, not because I like BBM so much. I voted him because of the sure winning campaign of BP Sarah. Alam kong talagang mananalo siya. So, I voted him because alam kong ang lakas nung charisma ng ating VP Sarah. So parang na-carried away lang ako to vote for the president. So, but okay. So wala lang tayo doon, no? Pero ang aking tinitingnan doon is now the promises that he had during the campaign period about 20 pesos na bigas. Pero ang nangyayari is wala yung 20 pesos kundi wala yung 1 kilo na 20 pesos pero yung 1/4 nakikita ko 20 pesos ang 1/4 o 1/8. So very frustrating kasi alam ko kaming mga OFW katulad ng sinasabi kanina ng si Ferrer, isa rin po akong housewife o isa rin po akong wife ng isang si Ferrer. I know na isa kaming malaking contributor ng bansa at alam ko po na ang mga land-based and sea-based ay nagiging gas fuel po kami kapag bumabagsak ang ekonomiya ng bansa through our remittance. Kasi bakit po? Like my husband is a seaman, ang alote niya sa akin is 80%. It goes to my bank. At yung mga perang dolyar na pumapasok sa aking account because of my husband is a seafarer, ay ginagamit yan ng Pilipinas bilang pambili ng mga import goods like machinery and oil. Diba? So we contributed really to the economy of the Philippines. Kaya po, very proud po ako na isa po akong OFW na umaambag. Pero sa ngayon po sa PBBM, I cannot see the value of OFW. At sinabi niya ha, ito yung natatandaan ko, very fast na lang. Nung time na pumunta po siya sa Cambodia, umaten siya ng ASEAN Summit, kinikilala niya kaming mga OFW na very strong contributor sa economy pero hindi ko nakikita and I don't feel that we are really acknowledged by the PBBM. So yun po lang ang aming sentiment na nakakalungkot na tinuturing kaming bayani pero we could not feel that bayani. Actually po last year umuwi ako June, isa rin po ako sa nabudol sa airport. I cried all the way because naiwan po yung asawa ko sa airport, hinold po ng mga immigration kasi may hiningi po sa akin na isiksik ko na lang po sa passport pero wala akong maisiksik. So talagang na-offload po ang aking asawa at pinetition ko na lang ulit kasi citizen naman po ako.